In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you po sa pagbibigay ng time sa bawat isa na maka-attend on time dito sa meeting na ito. And bigyan niyo po kami ng lakas na loob para makipag-debate. Gabayan niyo po kami sa mga words na sasabihin namin, Lord. Thank you po. Maraming salamat po. Amen. Guys, ang rules natin for this debate is state the facts upon which you rely for each affirmative defense in your answer. Respect your opponents. It leaves space for both sides to be heard. Control your voice as much as you can. Do not shout. Every participant will be given 1 minute to defend their stand. Do not interrupt if the opponent is still not done yet speaking. If you would like to argue back with an idea and evidence, kindly raise your hand in order to be noticed and take turn without disturbing the debate. Lastly, wear an appropriate outfit. For the criteria for judging ko, we have evidences to 25%, delivery 30%, interpolation 30%, and rebuttal and surrebuttal, we have 15%. So total is 100%. So good afternoon, everyone. So ipapakilala po namin muna yung mga magja-judge para sa debate na to. So una po is si Ate Bianca. Si Ate Bianca po yung una nating judge. Then sumunod is si Ate Princess Bustamante. And third is si Earl Duenas. And fourth, si Sir Laurea po. And yung pang fifth, sixth, tsaka seventh natin is yung tatlong CIC member, which are ako, si Lovely, the president, and si Julian Marco. So, ayun lang po. Let's proceed na po. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po yung president ng CIC. Unang-una po sa lahat, gusto ko po sanang magpasalamat dahil naglaan kayo ng oras. And syempre po, may mga schoolworks po tayo ngayon and naisingit nyo pa rin po kami sa schedule nyo. Gusto ko lang po sabihin na good luck and congrats sa lahat. Yun lang po. Salamat! Bago po tayo mag-start, paalala ko lang po na mag-mute po as much as possible. And kung wala po kayong reasons, pwede nyo na lang pong sabihin na permission to talk or mag-signal na lang po kayo sa amin. Then, magkakaroon po tayo ng wheel. Ayan po. Kung saan nyo makikita yung topics nyo. Then, flip coins po tayo. Para po kay Kylie and kay Marcelo, kay Mary Jane and kay Syra, maaari na po kayong magsimula. Bibigyan po namin kayo ng 5 minutes para mag-prepare. Then, 2 minutes po for your introduction. Then, 1 minute para magsagutan. Yung dalawang team po, pasabi po kung head or tails po kayo. Pwede na po kayo yung manmay. Tails. Sino po yung nag-tails? Tambo and Indigo. Kayo po magde-decide. Mag-bill po muna tayo. So, yung topic po natin is about resume for transgender. Yung nag-tails po, kayo po mamimili kung ito po yung pakita ko po. Restroom for transgender. Sang-ayon ba kayo na magpatayo ng restroom para sa transgender? Kung oo, bakit oo? Kung hindi, bakit hindi? Kayo po, yung manalo po, yung pipili po kayo. I'm sorry for the interruption. Hindi po. Cons po kami. May 2 minutes po tayo para po sa opening statement nyo po. Tatanungin ko lang po yung tambo.
kung sino po ang gusto nilang una magsalita. Yung kalaban po ba or kayo? Sila na lang po. Hello, yung Burgundy po, agree po kayo na may third restroom transgender. Ang Indigo po and Tambo, I disagree. I'm sorry po. For us, using or forcing transgender people to use the public, the private restrooms for them just because they transgender, meaning you're violating their emotions, because allowing transgender people to use the correct bathroom does not mean women will have to share bathrooms with men or vice versa. Excluding transgender people from public restrooms does not protect anyone's privacy. Transgender means you're totally trans. You transform into that gender. If you're a trans woman, meaning to say you're wearing woman's clothes, then that's your gender. You're a woman now. If you're a trans man and wearing man's clothes, then you're identify as a man. So why would we have to force them to use other bathrooms? The third bathroom, I mean. It's more like it's more like of them na parang hindi sila belong to that gender na gusto nila. That's the gender they want. So we should accept them, because it's not all about that you're trans na it's does it you're trans na, so meaning to say you're in that gender na, so there's no point of forcing them to have another bathroom, because private bathrooms may be unavailable sometimes or be very inconvenient to access. More importantly, forcing transgender people to use private bathrooms when other people do not have to is isolating and reinforces the idea that transgender people are somehow. Sorry to interrupt. Okay, sige. Okay, stop na po. Doon naman po tayo sa 1 minute po kada turn po. Magsisimula, umpisaan po ng Burgundy po. Burgundy, ready na po ba? Ulitin yes, ko lang po, agree po kayo. Yung Tambo po, disagree. Oo, sang-ayon kami kasi mas maigi na rin magkaroon ng silang ng sariling banyo. Respeto na rin sa lahat. Kasi, diba, kung pinag-aaralan yung gender equality sa school, bakit hindi nyo magawang respetuin yung mga may sariling gender? Kaya nga pinag-aaralan yun para maging marespeto kayo sa other na gender. Kasi may tao rin sila, nasasaktan din sila, nababastos din sila. Kaya kailangan nila ng pangunawa na mababastos sila pag pumasok sila sa man's bathroom or sa panglalaking CR. Sino-sino ba ang transgender na nabastos? Miss Diaz, nabastos siya ng janitress. Time's up na po. Sorry. If we're talking about gender equality, then we should allow them to use the specific genders that they want to be. If they're trans, if they're a trans woman, then they should use the women's bathroom. And vice versa. It's simply racist to let them use their own bathroom. Because why would you let them think that you're not safe around them? Having a third bathroom, it won't fix anything, because there are judgmental people and you can never change that. People's mindsets are always different.
The Philippines is known to be the one of the more tolerant countries in the world to the LGBTQIA+ community, but it has yet to pass a bill prohibiting discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity or expression. Miss Gretchen is a proud trans woman. Pero bakit nabastos siya sa loob ng man's bathroom? Pumasok siya doon. And bakit din sila, kung pinapayagan yung pumasok sila sa man's bathroom, bakit may nambabastos pa rin sa mga transgender? Just like you said, the person you mentioned was nabastos. Kung nabastos siya, it was based on the men and not because of the bathroom problem. We should agree that there should not be a third bathroom because you're invalidating the feelings of other transgender. If a trans woman wants to be included and accepted, you should not be invalidating their feelings and letting them go in a third bathroom because they feel that you think that you're not safe around them. Yes po, dahil po tayo mga babae at lalaki, kailangan ng privacy. Sa ngayon ako, dahil bilang pagbibigay respeto sa kanila, katulad po ng mga babae, gusto ng privacy. Ganun din po ang karamdaman ng mga transgender. Alam naman po natin na maraming transgender sa mundo. Nagpapakita ito bilang respeto na lang po sa kanila bilang tao. If you want the transgenders to be respected, why not let them in to the identified gender that they are? If they're a trans woman, they are a woman. They are women. And if they're a trans man, they are men. So why would you say that it's for women's privacy when they are considered as that gender? Permission to speak. Okay, go. Miss Zaira, kung ano po nila na women sila, bakit hindi niyo po sila matanggap sa women's bathroom? Kung trans man naman po sila, bakit hindi niyo po sila matanggap sa CR ng panlalaki? That's why we don't agree to have a third bathroom because we accept them. That's the reason that we don't agree to have a third bathroom, to accept them to be that gender. Baka naguluhan ka po. Bakit kailangan pang hindi magkaroon ng CR ang transgender kung tatanggapin niyo din naman pala sila? Eh bakit hindi niyo po ina-agree na mag-CR sila sa CR ng babae? Kasi pag nag-CR po sila sa panglalaki po, hindi po nabibigay sa kanila yung tamang accommodation. Permission to speak. Nagulan ka ata sa topic. Nagulan ka yata. Yung side namin is yung accepting yung transgender na mag-CR to use the comfort rooms ng mga women and men. And yung side din nyo is para magkaroon ng third guest rooms for them. And for our side, it's okay. Pag nagkaroon kasi ng third restrooms, meaning to say na you're telling them it's your way na pinapamukha mo na hindi sila tanggap sa society natin na they can't use the man and woman's restrooms because they're transgender, na they're not qualified for that gender and hindi sila tanggap dun sa gender na yun. Thank you. Permission to speak po.
Miss Madronero, sabi mo po, parang pinapamukha na hindi namin sila tanggap. Hindi yun yung ibig sabihin namin. Ang gusto lang namin ay magkaroon sila ng privacy para sa sarili nilang katangian. Dahil alam naman po natin na hindi lahat ng mga tao ay may mabuting puso. Yung iba nilalait yung mga ito. Kaya ang gusto lang po namin magka-third restroom para ipakita po sa kanila na hindi sila naiiba sa mga tao. Permission to speak po. Why? Kapag po ba nag-CR sila sa women and men's restroom, wala po bang doors doon? Wala po bang doors doon sa each cubicle para hindi po sila magkaroon ng privacy? They have their own privacy. It's just the people that discriminates them. It's not the restroom. It's the people who uses the restroom na nag-discriminate sa kanila. Permission to speak po, Ms. Madronero. Yung sa sinasabi niyo pong cubicle, paano po kung sa CR po ng lalaki sila nag-CR? Kasi po, baka po nagugulan kayo kasi ang topic po is, pumapayag po kayo na mag-CR po ang transgender sa women's bathroom. Wala po kami sinasabi na magawa po ng third bathroom. Wait, ikaw yata ang naguguluhan. Kasi kami... At yung side mo... Yung sa amin, if you're a trans woman, then you should go to the women's bathroom. Because if you don't agree, and to let them have a third bathroom, you're racist. That's racist. And yung sinasabi ko na... Man is for man. Women is for women. Kaya kailangan po ng transgender is to transgender. Yes nga, transgender. Meaning to say, she transformed to that gender. Transwoman, meaning to say, nag-transform siya into woman. So ano na siya ngayon? She's a woman na. So why do we have to make another bathroom for them? And, sorry, yung cubicle na binanggit ko kanina is ina-explain ko yung side namin because sabi ni Miss Gaudan, wala daw privacy kapag daw sa men and women's bathroom sila nag-CR. Eh, di ba, kahit naman women and men CR, may cubicle pa rin na nandun. Kahit sa ibang Miss Madronero, kung may cubicle, bakit may mga nagagahasa pa rin mga transgender? It's not because of the bathrooms. Yes. It depends on the person's mindset. On how they will react on that situation because the person's a transgender. It's not the bathroom of itself. It's the person, kasi hindi naman ang CR ang may kasalanan. Umiihi ka. Like, for example, someone's... Umiihi nga, Ms. Madronero. Umiihi po sila. Please listen to my side first. Umiihi siya. It's not the CR's fault, nor her or his. It's the mindset ng taong gumawa nun. And hindi ng mismong CR. So you're saying na walang privacy ang mga tao, kahit naman transgender o hindi, kung nandun yung point and nandun yung pagnanasa, na-rape yung taong yun, marirape siya kahit transgender siya o hindi. So what's the point ng paggawa ng iba pang CR for them? That's why the cubicles have locked nga, di ba? Excuse me, permission to speak. Like you said, na if trans woman siya, dun siya mag-CR sa gen, sa woman. Sa tingin nyo ba, kapag ang trans woman nag-CR sa woman na CR, comfortable ba siya? Di ba hindi? Dahil, syempre, hindi naman natin kilala lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Hindi natin alam yung tunay na ugali nila.
hindi pa rin sila komportable kahit sabihin mo na doon na pwede, doon dapat sila. Kaya kailangan nila ng private para yun na rin yung pakita sa kanila at para hindi sila maiba sa mga tao dahil para protection na din ito sa kanila. When you said na para hindi sila maiba sa tao, then why are you letting them have a third restroom when they should be considered as a woman and not just a transgender? If you want them to feel accepted, then why don't you let them in for the gender that they want to be? The simple restroom of not having a third one is just because that's just letting them enhance or letting them feel that they're not judged. Everyone knows that there are different people around the world. And time judgmental people will never be. I'm so sorry po. Time's up na to. Okay. Hey guys, hingang malalim. Mukhang mainit po ang labanan ngayon. So, magko-comment po yung mga judge based dun po sa mga sinabi nyo. Una rin po si Earl. Earl, ano pong masasabi nyo dun? Hi, hello. Good afternoon. Based on ang sa nakita ko, may mga iba kasi na medyo mahina yung boses, so hindi ko siya masyado narinig. Yung iba naman ay medyo lumalayo na sa point, which is yung banner for our LGBTQ community, no? So yun lang. Good luck sa inyo. Mainit yung laban. Yun lang. Thank you. Next naman po si Miss Princess. Hi, good afternoon. So, ayun, ilan lang sa mga napansin ko dito nga, no, sa nag-debate a while ago. Indigo and Burgundy, right? May mga, yeah, good point kasi yung isang section, good yung delivery niya, nagustuhan ko yung delivery niya, nakakakuha ng attention, though, naging tagilid lang dahil nga doon sa nalito din sila sa kung ano yung pinaglalaban nila. The other one naman, good yung point, pero hindi pa nila ako masyado nakukuha sa delivery nila. Ganun. Thank you.